Inihahandog ng Sky Witness ang isang makabuluhang dokumentaryo na tatalakay sa multi-level marketing o pyramiding o mas kilala sa tawag na networking. Ako po si Gabriel Sarmiento at ito ang Good Morning. Tanong ka na ba ng ganyan? Nayaya ka na rin bang lumabas para may mapag-usapang business proposal? Yan ang kadalasang maririnig mo kapag ikaw ay may nakausap mula sa isang multi-level marketing o networking company. Sasabihin nila sa'yo na kung ikaw ay may sipag at determinasyon, ay kayang-kaya mong kumita ng malaking pera sa maliit na halagang ilalabas mo. Ang multi-level marketing o pyramiding o networking ay isang proseso kung saan ang perang nakukuha ng isang kumpanya ay hindi lamang nanggagaling sa mga produktong kanilang binibenta, kundi pati na rin sa mga taong kanilang nire-recruit para sa kumpanya. Naipapasok nila ang mga taong ito sa pamamagitan ng panghihikayat at pangangako na ang maliit na halaga ng pera ay dodoble at mas lalaki pa sa maikling panahon. Marami ng kumpanya ang nagsulputan at naging matagumpay dahil sa ganitong sistema. Ito ay ang Avon, Natasha, at Sophie. Madalas kasi na pumapasok sa ating isipan na kapag sinabing networking ay illegal na transaksyon ito o panloloko. Pero lingit sa ating kaalaman na mayroon din namang mga lehitimong networking company gaya ng Uno at Front Row, na talaga namang marami ng miyembro ang guminhawa ang buhay. Ito lamang mga nagdaang buwan, maraming issue ang sumambulat kaugnay sa ganitong klase ng negosyo. Marami umano ang naloko at natangayan ng pera ng mga bogus na kumpanya. Pakinggan natin ang tinig ni Department of Trade and Industry o TTI Representative Norman Hoxon. Ang pyramiding ay illegal sapagkat ito ay gas na mapanlinlang o inherently deceptive. Dahil ang kinikita sa ganitong sistema ay mula lamang sa perang ipinupuhunan ng mga na-recruit at hindi sa pagbebenta ng anumang produkto. Tiyak na darating ang araw na mauubos sa mga maaaring ma-recruit. May mga grupong nabuo upang pangalagaan ang interest ng mga investor sa networking companies. Isa rito ang Direct Selling Association of the Philippines o DSAP. Ang pangunahing layunin ng samahang ito ay magkaroon ng malawakang anti-pyramiding education campaign sa buong bansa para mabigyan ng sapat na kaalaman ang lahat ng mga nais pumasok sa ganitong uri ng negosyo. Binubuo ang DSAP ng mga lehitimong kumpanya na mahigpit na ipinatutupad ang legal na compensation plans na nakasaad sa batas. Nagsasagawa rin sila ng mga tamang paraan ng negosyo na naayon sa Code of Ethics ng World Federation of Direct Selling Associations. Narito si Chairman Joey Sarmiento ng DSAP para ipaliwanag ang nasabing paksa. Gaya ng kahit na anong negosyo, ang layunin ng isang legitimate direct selling o network marketing company ay ang pagbebenta ng kanilang lehitimong produkto, kaya ang binabayad na komisyon dito ay base sa product sales. Sa isang pyramid scam, ang pangunahing layunin ay ang pagre-recruit ng maraming tao at hindi ang pagbebenta ng mga produkto. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng maaaring pasukong trabaho o investment ay gustong pasukan. Wala namang mali sa pagne-networking. Wala ding masamang sumubok. Subalit ang pagiging maingat at mapagmatsyag ang susi sa siguradong kinabukasan. Siguraduhin rin na lehitimo ang sinasalihang kumpanya nang sa gayon ay hindi mawala sa isang iglap ang mga pinaghirapan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Samahan niyo akong muli sa susunod na kabanata ng mga makabuluhang dokumentaryo. Ako si Gabriel Sarmiento at ito ang Good Morning mula sa Sky Witness.